Ang Philippine Air Force ay isang sangay ng ating sandatahang lakas na nagtatanggol sa soberenya ng ating bayan. Nakipamuhay si Correspondent Ed Lingao at lumipad lulan ng isang OV-10 kasama ng ating magigiting na piloto. Alamin natin ang kalagayan ng ating mga sasakyang panghimpapawid sa kanyang ulat. May nakapagbirong ang mga piloto ng Philippine Air Force ang pinakamatapang na piloto sa mundo. Kung hindi ka nga ba naman matapang, sasakay ka ba sa mga ito? Ang OV-10 Bronco mahigit 30 anyos na. Ang MG-520, 20 anyos na. At ang Huey, huwag na lang natin sabihin. Hindi biro kung sabihin nilang mas bata pa ang mga piloto kaysa ang eroplano. Nung una, kahit ang mga Amerikano, ayaw sumakay sa helicopter natin. Mas kasino, kung makikita mo yung model ng eroplano, matatakot kang sumakay. Sa pinakaunang pagkakataon, pinayagan kami ng Philippine Air Force na sumakay sa mga eroplanong sinasabak nila sa gera upang malaman namin ang mga problema ang kinakaharap ng mga piloto at mekaniko. Sa araw na ito, ang OV-10 Bronco ang sasakyan namin. Ang Bronco ang pumalit sa Tora Tora na World War II vintage. Ang Bronco naman, Vietnam vintage. Kami dalawa, sir. Magkahiwalay lang kami. Magkahiwalay. Rod. Magte-test fire kami ng mga baril sa isang isla sa Basilan Straits. DLC ang Bronco, dalawang makina. Masira man ang isa, makakabalik pa raw kami. Observation plane talaga ang Bronco sa Vietnam. Pero sa Pilipinas, ginawa na itong close air support. Kinabito ng baril, rockets at bomba. Mabuti na lang walang eroplano ang kalaban. Bago lumipad, sinusuyod ng mga piloto ang bawat detalye ng eroplano. Sigurista ang mga piloto, lahat sila gustong makauwi. Pero ito ang pinaka-importanting paniguro, ang ejection seat. So kakapain mo yung stick. Next ejection seat, ejection natin 00. So zero altitude, zero airspeed, pwede ka mag-eject. Pwede eject. Pero hindi advisable yun. Hindi advisable yun. Okay. So ito yung inactivate pag mag-eject. Hinihila yan. Sa loob ng cockpit, kitang-kita ang kalumaan ng eroplano. Bitak-bitak na ang salamin, natatanggal na ang pintura. Sagana sa electrical tape ang loob. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ngayon ka matutong magdasal. Pag umilaw ito, anong gagawin ko? Lahat na controls nandun sa harapan. Warning light lang ito. Okay. Yan yung purple. Pag umilaw ito, papanik na lang ako. Hindi, may inform naman kita. Basta pag in case na emergency, huwag ka magpanik. Ako yung bagay ko. Ikaw na lang magpanik. Number one! Yeah! Pag-start ng engines, may naka-standby na fire extinguisher. Standard procedure ito, baka masunog ang eroplano. Sa sobrang ingay ng makina, hindi ka maririnig kahit sumigaw ka. Mabuti na lang. Minutos lang at tanaw na namin ang basilan. Sa taas na 4,000 feet, malino dapat ang view ng piloto. Pero halos wala ka nang makita sa salamin dahil puro ito gasgas. Sa kabila nito, kailangan kaya pa rin ang piloto hanapin ang kanyang target, isang maliit na isla. Luma man ang eroplano, pero maliksi pa rin ito imaneobra. Mula 4,000 feet, magdadive ang Bronco, at saka titira ng machine guns. Sa 2,000 feet, biglang magpo-pull up. Matindi ang pwersa ng pull up. Bibigat ang kamay at ulo mo. Naranasan namin ang 6 Gs. Ibig sabihin,
dumagdag na 6 na beses ang bigat namin. Kung 3 kilo ang bigat ng ulo mo, sa sandaling iyon, parang 18 kilo ang kukote mo. Mabuti na lang at hindi pa kami kumakain. Baka nakita niyo ang almusal namin. Pinasayaw ng mga piloto ang kanilang mga eroplano, pinaikot-ikot. Matino naman ang eroplano, hindi kami nalaglag. Sa US Air Force, lumang-luma na ito sa sarang ito. Pero sa Philippine Air Force, ito ang isa sa kanilang pinakabago. Usapin ng bayan ay seryosong usapan. Kanino mo pa ito ay pagkakatiwala? Kundi sa mga taong subok na may mahabang karanasan at tapat sa katotohanan. Tapang puso at paninindigan, bayan! Kami ang ABS-CBN Investigative Group. Sunod na araw sa MG 520 naman kami. Coastal tayo din head southwest, southeast. Okay, maximize yung south. Malayo pa lang tayo dito. Ito kung sakaling kuha lang ako. Just in case lang ano ka sa tubig. Hihilahin to, sir? Oo. Yan, hilahin. Hilahin. Lobo. Pero wag sa loob, ha? Oo, wag sa loob. Lalabas ka muna ng aeroplano. Kung tutusin sa US Air Force, lumang-luma na ito sa sarang ito. Pero sa Philippine Air Force, ito ang isa sa kanilang pinakabago. 1980s pa ito ginawa ng mga Amerikano. Binigay sa atin noong 1991. Mula noon, bugbog sarado ito sa paggamit. Test firing din ang gagawin para sa isang helicopter na in-overhaul ang baril. Mas bago ang MG, kaya't mas kaunti ang gasgas sa salamin. Sa isa pang isla sa tabi ng Basilan, nag-practice ang mga helicopter ng kanilang mga firing passes. Ang helicopter ay magtatago sa likod ng mga puno at biglang lilitaw at babanat. Paringin. Caliber ang gamit ng MG 520. Hindi pinaputok ang rockets, mahal kasi ito.
Aabot ng 25 mil kada rocket. Pinaktis din nila ang low-level flying. Minsan, 10 talampakan lamang ang taas namin sa tubig. Minsan, parang hahampas ka na sa puno. Ang ganitong uri ng pagpapalipad ay isa daw pagsubok na hindi nila gagawin kung wala silang tiwala sa kanilang mga mekaniko at sa kanilang mga eroplano. Noon na po, mahirap pa talaga mag-adjust. Subok na hindi nila gagawin kung wala silang tiwala sa kanilang mga mekaniko at sa kanilang mga eroplano. Tanghali na lumanding ang C-130 sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga. Ito na lang ang kaisa-isang C-130 na umaandar sa Air Force, bigay ng Amerikano noong Nobyembre. Ito ang sitwasyon ng Air Force ngayon. Sa kabila ng tulak para sa modernisasyon, unti-unting nauubos ang mga eroplano. Ang iba'y bumabagsak, ang iba ayaw na talaga lumipad. Tanggap ng mga opisyal dito na matagal pa bago may dumating na bagong eroplano. Para lang lumipad ang mga eroplano kung ano-ano na lang ginagawa ng mga mekaniko at piloto. Nang masira ang gunsight ng Bronco, hindi makabili ang Air Force ng bagong sight. $800 daw kada bumbilya. Kaya't ang mga mekaniko naghanap ng kapalit sa Quiapo. Ang isang presyo ng gunsight bulb, ang diferensya doon is gunsight bulb. $800 according to dealers. $800, napakamahal. So, antayin pa namin yun. Kung mag-order ang Air Force, antayin pa ng napakatagal bago dumating. Ayon sa mga mekaniko, napapadalas na sila sa Quiapo. Kukumpare namin yung spring ng US, papamanufacture kami ng ganon, same item na ganon. So, pag nagawa nila, titingnan namin kung papasa sa standard namin. Tapos, isusubok namin kakabit dun sa inoverall namin ng prop governor. Kakabit namin sa test machine namin kung papasa siya. Kamadalasan naman, pumapasa siya. Ayon sa Air Force procedures, ang helicopter ay ino-overhaul kada 300 hours na flying time. May mga piyesa na kailangan palitan kahit hindi pa ito mukhang sira. Sa kabilang dako, magastos na gawain ito. Bibili natin yan ng thousands of dollars ang prop governor, pero ang nasisira lang doon kadalasan ay yung spring. So what we did, nagdala kami ng sample. Tapos pinakita namin sa tagalabas, local manufacturer, kayang-kaya daw, so nagpa-produce kami. Pagawa kami initially noon, 100 pieces. Sa 100 na yun, ang pumasa ay dalawa, tatlo. Eh, pero per spring, isang spring na order namin ay 20 pesos lang yun. Ang ilang helicopter kung ano-anong remedyo ang ginagawa. Inuukit niya talaga, siguro sa galing sa Madjong yan, sir. Inuukit talaga. Pero wala na tuloy ng ganyan. Pitsan ng Madjong ang ginamit sa switch na ito. Inuukit na lang sa korte. Ganun din dito. Ang original niyan, ito, sa Madjong din ito eh. Sa Madjong piece. Ano yun, sir? Throttle? Hindi. Sa beep range, sa pag-beep to, sa instruments. Ang original niya, hindi ganyan yan. Ito, napudpud na ito. Ayan, tupod na. So, mga technician natin, yung maintenance natin, binuman nila na naman ang paraan. Para hindi maluma ang mamahaling shock absorbers ng helicopter, gumawa ng tukod ang mga mekaniko. Ngayon, kung hindi ginagamit ang eroplano, para itong nakasaklay. At ang mga salamin biyak-biyak na, tinahian na lang. Mahal din ang marker na ginagamit ng mga Amerikano para makita kung umikot ang turnilyo ng makina. Nakahanap ng mas murang marker ang mga mekaniko. Anong ginawa ng mga pro? Sir, pwede yung ano yung manicure. Cutex yan. Cutex yan. Ganun yun. Malaki raw ang tiwala ng mga piloto sa kanilang mga eroplano sa kabila ng kalumaan ng mga ito. Kahit dinaraan sa pagtitipid, alam nilang hindi sila pinapabayaan ang kanilang mga tao. May nagtatanong na hindi ba kayo natatakot pag nilipad yung mga eroplano nyo? Ang sagot ay hindi. Hindi kami natakot. Bakit? Kasi alam namin yung procedures kung gaano kahigpit. Hindi kami lilipad kung alam namin na may diferensya yung eroplano. Yung eroplano ay mga aksidente lang kung mahinang piloto. Pero hindi may tatanggi na marami ng eroplano bumabagsak. Sa kalumaan talaga ng mga sasakyan, hindi na raw ito maiiwasan. Kahit naman daw bago, bumabagsak. Gaya ng sinuk ng mga Amerikano noong nakaraang buwan. Flying is a risk. Once na lumipad ka na, kay bago kay lumang eroplano mo, risk na yun. Mga Amerikano nga, mga
Chinook nila, model 2000 yung mga yan eh. Sa tabi lamang ng mga lumang eroplano ng Philippine Air Force, nakaparada ang mga bagong kagamitan ng mga Amerikano, mga Chinook at mga Black Hawk. Pero alam ng mga piloto na sa ngayon, pag dumaraan sila, hanggang tingin na lang sila. Tanggap na ng mga piloto ng Philippine Air Force na sadyang hindi magkakasya ang kanilang budget para sa pagbili ng mga panibagong eroplano, hindi kagaya ng US Air Force. Hour and a half. There were several angles. Virtually came out the other side. Here you see this aircraft loading.